So what's up guys, ito na naman si Master G. Ngayon nandito po tayo sa public cemetery ng Olongga po. Nakita nyo naman wala po akong kasama. Ayan. Papasukin natin to. Dahil bilang special vlog natin, ang daily upload almost ng ating vlog, ay samahan nyo ako. Bali itong cemetery na to ay isa sa pinakalumang cemetery dito po sa Olongga po City. At wala pa po, kung akong tatanong nyo personal, wala po ako alam or hindi pa nga ako nakakatatlong hakbang ay pansin nyo ba na gumalaw ang mismong kandado. Kung akong tatanong nyo personal, wala po ako alam or bakit may ano dito? Or personal na idea sa cementerium ito. Bago natin puntahan po yung puntod ng sikat ngayon mga master, samahan niyo ako saglit. Para po haba-haba naman yung video natin. So far, hindi ako takot mga master eh. Hindi ako takot sa mga namayapa. Pero mas takot ako sa mga taong pwedeng gumawa ng masama. Kaya hindi ako nagtatago sa mga ganitong lugar. Actually, may napagtanungan naman ako dyan sa ibaba. So far, safe naman daw dito. So 7 PM na po mga master. At isinama lang natin itong sa video natin. Dahil bukod dito, mamaya-maya lamang ay didiretso po ako ng Subic. Para pasyalan po yung isang abandonadong ospital doon. Sa second episode na po natin yun. Total mag-upload naman tayo ng almost every day. Parang umiiyak na babae kung naririnig. Hindi ko sure kung open na yung sinasabi nilang third eye. Hindi ako kasi naniniwala sa third eye, pero naniniwala ako sa senses natin mga master. Ano may sumusunod sa akin? Baka yung room ko eh. Nasasabi, ano Master Gala, pahiram ng lakas ng loob mo dahil nagagawa mo ang puntahan yung mga, oh my gosh, kamay doon. Ay, gandang gabi po. Nagbablog lang po ako, sir. Nagbablog lang po. Kayo, nakatira po kayo dyan? Nabantay na ako yung binabantay ako doon. Ah, yung mausoleo. Ah, pero may lakatay yung babae dun, ano ba yun? Sir, ano tanong ko lang, gano'n na po katagal tong sementeryong ito? Ha? Gano'n na po katagal tong sementeryong ito? Ano? Yung sementeryo po na ito, gano'n na po katagal? Tagal na to, parang pala Kastila to. Ah, pwede nyo po bang turo sa akin yung pinakalumang puntod dito? Ha? Yung pinakalumang puntod po, pwede nyo maturo? Wala akong ano eh. Bantay lang ako dito. Sige sir. Kasi po, ano po, vlogger po ako ng from Bulacan. Tanong natin si sir, baka may idea siya. Nagbablog lang ako sir from Bulacan. Vlogger? Oo. Ngayon, oh. Meron ka bang ano dito sir? May alam kang kwentong hindi maipaliw. Yung syempre, alam mo naman mag-Halloween. Oo. Oh. Meron ka bang pwedeng i-share na kwento? Wala. Istorbohin lang kita saglit ha. Ah, sige. Meron ka bang anong kwento rito na kababalaghan? Ah, wala naman. Ah, wala? Maganda sana kung meron, sir, eh. Wala namang kababalaghan dito. Dito ako tubo sa lugar nito. Dito rin ako pinanganak, eh. Binabantay ako to, wala ka ma'am Kate Gordon to, mga Gregorio. Ah, okay. Sabi yun nila. Ako maintenance sila rito. Ako naman po, wala naman ako masamang ano dito. Kumbaga, trabaho ko lang to. Nagbablog lang ako. Tanya naman, may flashlight pa ako. Nakamotor lang ako. Eh ngayon, ang gusto ko kasing yung mga tao mismo nakatira dito kung meron silang na-experience na. Ah, wala.
ako dito, ako pinanganak sa lugar nito eh. Mm-hmm. Ako dito. Dito po ba sa Zambales eh sa ano Olongga po ano Kapampangan ng tao dito or okay, Tagalog din? Oh, siguro ko nung araw paano ng Amerika. Mhm. Kasi nauna talaga nila trabaho dito taga Zambales sa mga Kapampangan. Oh. Pero kayo sir, wala naman dito sa Simugante, wala naman ditong nangyaring masama or mga gumagalang adik, wala naman. Kasi isa rin kami rito sa nakamonitor dahil ako kagaya ko, marami akong maintenance dito. Oo. Ibahin naman kami kaya lang, minsan namilipagod ako sa paglilinis, dito na ako nagpapahinga. Wala po akong kasama dyan sir, ikaw lang nandiyan. Ako lang. Diyan ka natutulog? Hmm. Hmm. Ibahin naman kami sa nagpakulaw. Hindi ka natatakot dyan? Hindi, yeah, taga rito ako eh. Dito ko sa kabarangay ako dito, tanod ako rito. Ah, tanod po kayo. Monitoring na rin ako rito. Kung baga sa ano, isang tawag mo lang sa mga tropa, responde ka agad rito. Mm-hmm. Wala naman. Nag-iikot-ikot lang ako kasi ano sir eh, mamaya papunta po ako ng Kalapandayan. Kalapandayan? Alam mo yung abandonadong ospital doon? Sa Baltaw ata yun? Hindi, ang Baltaw dito. Sa ano araw, dun sa may... Ospital mismo? Na luma na? Hmm. Narinig ko pa. Nag-uusap pa sila. Nagalit sa akin yung isa, mga master. Hindi ako pwede dito. Balik tayo. Galit na galit yung isang lalaki. Feeling ko may something na may ginagawa na hindi maganda. Pinabahan talaga ako guys. Kasi natutukan ko yung mukha niya ng flashlight. Ngayon, pauwi na ako ngayon. Sabi niya sa akin, ano roba ako dito? Tapos sabi ko, nagbablog ako. Ngayon, tinanong niya isang kasama niya yung napagtanungan natin. Ang sagot, okay ba to, buddy? Okay ba to? Tinanong niya isa. Sabi, oh, okay yan, vlogger yan. Mabait yung isang nakausap natin. Ngayon, nagtataka lang ako, bakit andyan sila sa sementeryo ng gantong oras? Master, kung para sa akin lang ah, kung tamid ka, bakit ka nandiyan sa cementerio ng ganitong oras? At diyan ka natutulog sa musilito, tapos binabantayan natin ng isa. Pero sa akin wala namang kaso yun, pero may isang lalaki din siyang kasama na nandun na parang nagalit sa akin. At natutukan ko nga siya ng mukha, ng flashlight sa mukha. Pero... hindi naman ako ano, kumbaga para safe na lang din kasi parang ibang iniisip niya sa akin eh. Kung tanod ka, dapat ang babantayan mo, barangay, hindi sementeryo. Tsaka alam ko dapat doon kayo sa barangay eh. Ngayon lang nag-sink in sa akin guys. Tsaka ba't kailangan magalit? Napakatang ko lang ng ilaw, galit na galit yung isang lalaki. Tinanong niya pa yung unang nakausap natin, pinanong niya pa sa taas na sabi, buddy, okay ba to? Ikaw kuya ha, shoutout sa'yo kung sino ka man na ano, humingi ako ng pasensya sa'yo. Oo, na natapatan kita ng ilaw, pero bakit galit na galit ka sa akin na nagpunta ako ng cementerio dito? Wala naman akong masamang pake. Sinabi na nga na vlogger ako eh, nagtatanong ka pa. Galit na galit ka, ginaji ka. Hindi lang, ayoko lang kasi makipag, ano baka mamaya eh. Hindi natin kilala kasi mga yan, mga master eh. Ginabi po tayo dahil isang mahalagang pakay po ang pinuntahan natin dito po sa Olongga po. Medyo something sensitive po yung ating topic ngayon dahil may kinalaman po sa pagpapatiwakal at hindi natin pwedeng masabi kasi masyado sa YouTube dahil baka po maano ni YouTube. Isa pong sikat na parang I think hindi pa siya nasa tamang edad ng namatay siya, parang ganun, tinapos daw yung kanyang sarili umano.
Ito po si Pepsi. Oo, mga master. Iwasan na lang po natin mag-comment ng tungkol po sa mga pangalan or something na mga involved po dito. Dahil pinapakiusap ko lang po sa inyo na para po, kasi total case closed naman na ito. Gusto ko lang po puntahan. Ginabi na po ako, mga master. Pinaturo lang po natin sa mga nandito sa naiwan dito. Dahil alas 7 na po ng gabi. Hindi po natin sinasadya mapuntahan itong ng gabi na. At papakitok po sa inyo yung puntod ng Yumao. O tinapos daw po yung kanyang sarili na itong si Pepsi. Oo. So Paloma po yung kanyang apelyido. At ikikwento ko sa inyo sa kanyang puntod yung kanyang mapait na dinanas sa mga tao na involved po talaga dito. Na let's say hindi natin masabi dahil hindi naman po talaga ito natapos yung kaso na to at hindi naman napatunayan din sa korte kung sino yung mga nasasaktal dito. Kung bago ka lang sa channel natin, huwag mo kakalimutang mag-like ngayon. I-share ito para po makatulong din sa atin sa pagpapalaganap, grow up ng ating channel. So, let's go. So, ito po mga master, yung puntod ni... Nawala. Hindi ko na po babanggitin kasi naaano po siya ng YouTube mga master dahil may kinalaman po ito. Nasa tamang edad na pala siya nang siya po namatay. Meron siya ritong kasama ng mga kamag-anak niya. Oo. Tapos ito mga master, itong si Pepsi. Oo. Ang tunay po niyang pangalan ay Delia. Oo, Smith. Dahil siya nga isang half American daw umano at yung kanyang picture dito ay wala na po mukha. Nabura na. Pinanganak po siya nitong July 1966 at namatay ng May 1985 at the age of 18 na sinasabing itong araw po yung kanyang sariling buhay ay tinapos niya mga master dahil po sa para sa akin masyado po mabigat yung ipinaratang po sa mga sangkot din dahil umano ikikwento ko lang sa inyo yung aking nakuhang article sa internet sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkamatay. So itong si Pepsi pala ay talagang ano pa lang siya mga master eh. Bata pa lang ay talagang nakikitaan mo na siya ng kumbaga sa ano, 'di ba sa Viva Max may mga medyo may mga ano diyan eh, mga rated. Oo. Ngayon, ito namang si Pepsi ay talagang uma-acting na at gumaganap na po ng mga masasel. Masasel ang ginagawa po ng mga rated. Oo, hindi na po natin sasabihin. At siya po ay sinasabing sexy star sa kanyang panahon ng 1985. Tapos, sinabi din ng ilan na naging trending nga ito. Naging paksa ito nung 1980s. Dahil naiugnay nga po itong sila Vic Soto at ito Joey De Leon dito dahil nga di umano sila daw po ay naging parang sangkot doon sa sinasabi nga umano na kasi yun kasi naging issue talaga at hindi naman napatunayan pero sa akin hindi naman po ako buhay ng time na yun hindi po ako pwedeng magsalita ng tungkol dito kumbaga ito ay nailathala lamang ng mga ilang artikulo tungkol po sa kanya mga master. Itong si Pepsi pala ay nung gabi daw na yun ay nagpunta raw sa isang bar. Ang nag-aya yata itong isang kaibigan niyang babae, itong si Richie De Horsey na isang komedyante rin ay nagpunta raw sa bar ng gabi na yun. Base po to sa mga salaysay sa mga artikulo, hindi po sa akin ang galing yung mga impormasyon. Di umano, hindi ko po kasi masyadong familiar itong si Pepsi. Ang nangyari pala sa kanya mga master ay nasabi, pinagtulungan daw ha, nitong nila Vic at nila Joey daw. At nauna daw itong si Richie De Horsey, which is patay na nga ngayon si Richie De Horsey. At umamin nga raw ito bago raw mamatay. At ang nakakapangilabot pa rito, nakita na lang daw itong kanyang katawan dun daw sa kwarto mismo ni Pepsi. At nung time na yun na siya ay 18, tama. 18, oo. At mga master, kwento ko lang din, nung time pala na yan ay
base dun sa ibang napanood ko din sa YouTube ng mga nag-upload nito. Iwasan na lang po natin mag-comment ng mga salitang mga mahahalay, guys, kasi na ano po ni YouTube eh. Pero yun nga, ang sabi, umami nga daw itong si Richie De Horse, na sangkot daw talagang itong si ano, yung dalawa, si Big Sota at saka si pangalan nito, si Joey De Leon, which is hanggang ngayon naman eh tinatawanan na lang ito nila Big Sota at Joey De Leon pagka binabanggit sila. At yung kantang Espolarium ay hango daw ito ng Eraserheads, na nagkaroon din ng ano dati, na kakasuhan yata dati yung Eraserheads dahil nga sa pagkanta nito at hindi naman din natuloy. O, base po sa mga sarit-saring napanood ko lang, mga master. At ilalagay ko na lang po yung ibang ano, baliktanaw sa buhay po ni Pepsi, na isang napakabata pa sa edad na yon ang kanyang pagkamatay. At sinasabing dinapos yung kanyang sariling buhay dahil nga sa hindi matanggap na pangyayari sa kanya. O, at ito pa, SPG din. Siya daw ay pinagamit ng ipinagbabawal. Oo, mga master, na alam mo na yon. Tapos yan, dito po siya nakalibing sa Olongapo City. Ginabi na tayo dito po sa kanilang Memorial Park. At mga master, suportahan niyo po itong vlog na ito dahil diretso na po tayo sa isang abandonadong lugar po dito sa Olongapo. Oo, papunta tayong Subic. So yan, baliktanaw lang tayo sa kanyang buhay saglit, mga master. Panoorin niyo po sana hanggang katapusan yung video natin. Si Pepsi o si Delia Dueña Smith ay pinanganak noong July 17, 1966 at pumanaw ng May 31, 1985. Siya ay naging popular na modelo ng soft drinks na inintroduce noong 1980s ng Pepsi. Kasama niya dito si Sars Emanuel at si Coca Nicolas. Siya ay nakilala sa pelikulang Brown Emanuel 1981 at The Victim 1982, Cruz sa Bawat Punglo 1982, Virgin People 1983, Snake Sisters 1983, Naked Island 1984, Matukso Kaya Ang Anghel 1984, and Room 69 1985. Noong taong 1966 ng kanyang kapanganakan sa Maynila ay namatay nga siya sa Quezon City noong 1985 sa edad na 18. Sa kanyang 5 taong karera ay napakaraming pelikula din ang kanyang nagawa at mga sexy roles. Sa murang edad na 14 ay kinuha siya ng isang talent manager na nagngangalang Esther. At dinala siya kay Ray De La Cruz na isang talent manager noong 1980 para sa mga pelikula. Ginawangan tanyag ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng isang soft drinks, kaya tinawag siyang Pepsi o Soft Drink Beauty. Dahil sa kanyang napakalakas na karisma at magandang hubog. Ang masalimuot na kasong nangyari sa kanya ay napakalaking iskandalo noong 80s at nagtrending talaga ito. Nakinasangkutan nga ni Big Sota, Joey De Leon at ni Ricardo Reyes o Richie De Horse sa kasong. Ayon sa salaysay ni Paloma, itong si Guada Guarin ay kanyang kasama na nadala ng pinagbabawal. Pumasok nga sila sa isang kwarto sa Sulo Hotel sa Quezon City at sila daw ay hinalay. Hindi nga nagtagal inasangkot din ang aktor at magiging senador noon na si Tito Sota, na kanya rin nakatatandang kapatid, na nagpilit daw kay Paloma na ibasura ang kaso sa pamamagitan ng di umano'y pananakot sa kanya gamit ang isang baril. Si Sota ay gumawa ng affidavit ng desistance at nakuha ang kanyang pirma, bagaman ang ilang mga ulat sa pahayagan ay nagsasaad ng ina ni Pepsi ang pumirma sa dokumento para sa kanya. Nung time na to ay umiiral pa ang batas ng kamatayan at kung mapatunayan niya ang tatlo na nagkasala ay sila ay mapaparusahan ito, ang pagbitay sa pamamagitan ng Silya Electrica. Isa rin sa artikulo na binawi ng Philippine Daily Inquirer ang kanilang paglathala tungkol din sa katulad nitong kaso na naiugnay naman na katulad daw ng kaso ng kay Maggie De La Riva 2 dekada bago mangyari ito. Naiulat na nawawala daw itong si Paloma at napag-alamang binihag daw ng convicted felon na si Bienvenido Ben Ulo. Siya ay kamag-anak ng mga Sota, pero sa kabila ng pag-aresto raw sa kanya, wala namang record na itong si Ben Ulo ay kinasuhan ng anumang krimen na kaugnay dito kay Paloma. Bagamat una nang tinanggi ng 3 nasasakdal ang akusasyon ni Paloma, kalaunan ay naglabas sila ng pampublikong panghingi ng tawad sa kanilang tuhod o sa live na TV, isang artikulo na inilathala ng People's Journal noong October 13, 1982 na nagsasabing,
Umaasa kami na hindi mo hahayaang ang pagkakamaling nagawa namin laban sa iyo ay maging isang hadlang sa hinaharap na inaabangan naming lahat. Kung gayon, hinihiling namin sa iyo na masumpungan mo sa iyong puso na patawarin kami sa pagkakamaling nagawa namin laban sa iyo. Dahil sa pinirmahang affidavit of desistance, hindi tinuloy ni Paloma ang kanyang reklamo at hindi na umabot sa korte ang kaso. Base sa aking pagtatanong-tanong sa Olongga po, ay isa ang aking nadiskubre. Ang tunay daw talagang dahilan kung bakit tinapos ni Paloma ang kanyang sarili ay hindi raw sa sinasabing paghalay sa kanya, kundi raw ito dahil sa kanyang sariling ina na ang kanyang boyfriend daw ay pinatulan. Ito raw ang hinding-hindi natanggap ni Pepsi. Ano man o ano ang totoo, ay lalabas din ito balang araw at hindi maitatago